Golden Boy, Real Guide to Treasures. Sa episode nito mga katiyats ay ating ipapakita ang totoong hugis ng gold bar na talagang hinulma at tinunaw. At pati na ang eksaktong sukat nito. Pero bago natin yan tatalakayin, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan pindutin yung red button para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, of course, shoutout tayo. Shoutout kay Alma Ulip, Tating Nalimansalay, Julieta Tabuklaon, Raul Trangia. Shoutout din kay Maria Deta, kay Elvin Famaran, Pangus Sylvester, Rex Bonite, Diego Gabrines, Hyacinto Fimia, and also kay Rico Mausi sa Nueva Vizcaya Channel, Danny Flores, Pips Gilmar, Arman Beloy, Bonifacio Manuel, and lastly, shoutout kina LJB Misor, Jiswin Jade Salinda, Remilito Katamura, Rogelio Cortez, at kay RGS, Copy Center and Bookbinding, at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Okay mga katiyats, ang katotohanan sa Yamashita Gold Bars, ang karamihan dito na tinunaw na sa Pilipinas ay hindi ito gaanong makintab at hindi ito gaanong smooth. Ito kasi ay tinatawag pa na duri gold bars, ibig sabihin rough na parang ganito. Galing pa sa hulmahan at yan ay hindi pa yan 99.99% pure gold. Meron pa niyang impurities at yan ay dadalhin pa sana sa Japan para doon na gawin ang pangalawang proseso, ang pagpakinis nito na magiging 9.999% pure gold. Ito ang example ng kumpletong na proseso na gold bars na makintab na at siya ay V-shape. Isa yan sa palatandaan na tunay ang gold bars nyo kapag V-shape yan. Mamaya atin ipaliwanag bakit V-shape ang totoong gold bars. Another example, ito 99.9.1 impurities. Ang impurity niya, yung hindi gold na nahalo dyan ay 0.1 na lamang. Hindi kasi pwedeng magiging 100% pure gold kasi ang masyado nang malambot, kaya merong 0.1 impurity na halo ang gold bars. At kung napansin nyo ito mga katiyats, ito ay proseso na ito, sa pangalawang proseso ang pagpagintab at ang pagkuha ng eksaktong bigat nito. Nandito nakalagay. Sa mga duri gold bars, yung rough na tinunaw pa galing sa mga nakulimbat na mga jewelries sa buong Asia na tinunaw dito sa Pilipinas at ginawang gold bars, napaka rough ng pagkagawa noon at halo-halo, hindi yun lahat ay 24 carats gold ang mga gold bars ng Yamashita. Meron ding nasa 18 lang, 16, kasi depende yan sa itong hinalo-halo nila na mga jewelries na sabay tinunaw at ginawang gold bars. At ang resulta noon ang tinatawag na dowry, dowry gold bars. Ganito ang spelling ng dowry na yan ay ito. Yan ang dowry gold bars. May bigat yan at hindi pa yan perpekto ang timbang kasi galing pa yan sa manual na pagbubuhos doon sa hulma. Kaya meron yang mga diferensya na mga 0.1 gram ganyan, mga kunting hindi uniform ang bigat kapag mga rough gold bars pa. Pero pag pangalawang proseso ay i-check na dyan ang kanyang karats at ang kanyang sukat at ang kanyang timbang at makintab na yon gaya ng itong pinakita natin dito. Hindi kasi pwedeng isang proseso lang na ganyan na ang lalabas. Unang proseso ay ganito, tinatawag na duri bars, and then pangalawa na yan ang pagpagintab. Ngayon mga katiyats, meron akong nakita na ito pala, another example ito sa Mindanao, ito na ano na nickel and gold mining company, at ganyan talaga ang hugis ng gold bars. Truncated siya, ibig sabihin itong portion dito ay ayan, merong 15 degrees angle
Ganito talaga ang hugis, mga katiyats, ng totoong gold bars. Siya ay medyo nakaslant, truncated ang tawag dyan. Meron siyang angulo dito. Ito, nasa 15 degrees yata ang angle niyan. Ang purpose niyan ay doon kasi yan sa hulma. Ang hulmahan ay nagaganyan kasi yung hulmahan. Ang itsura ng hulmahan, naka-V-shape, para kung buhusan mo dyan ng ginto at napuno yan, baliktarin mo yan at saka mo itaktak yung ano, yung gold bar sa lamesa, ganyan. Kaya ito, matatanggal to na portion. Pero kung square lang yan, hindi yan matatanggal sa hulma. Kung square lang ang itsura ng hulma, pag itaob mo yan sa lamesa, hindi malaglag yung gold bar. Didikit yun sa hulma. Kaya ganyan talaga ang design. Ngayon, kung may makita kayo ng mga gold bars na parang kahoy lang na pinutol na nagaganyan lang, parang dos por dos lamang, hindi yan totoong gold bars, hindi yan hinulma. Kasi ang hulmahan ay nagaganyan, nakabi. Okay, so atin tingnan ang mga example ng gold bars na hindi hinulma. Okay, sandali lamang mga katiyats. Okay, so ito yung nakita ko sa internet na pinalabas na napakaraming gold bars daw sa kuweba. At kung tingnan nyo mga katiyats, yan ay perfectong naka ano lang, ganyan lang. Wala siyang anggulo. Hindi siya yung tinatawag natin na ganito pag naka front view. Siya ay ganito lamang ang itsura. Parang dos por uno lang, or dos por dos, or dos por tres na kahoy. At dito, nagtaka ako bakit nilagyan yan ng Swiss. Ang Swiss gold, ay sa Switzerland yan. At ang Hapon ay hindi nakarating doon sa Gera, sa Swiss. Kaya walang Swiss gold na naibaon sa Pilipinas. Pwede pang maniwala tayo na Sumatra, Cambodia ay meron. Pero ang Swiss, yan sa Europe na yan. Kaya malayong mangyari na makarating ang Swiss gold bars sa Pilipinas. Paano nangyari yan? Pwede pa siguro kung si Hitler ang magbaon yan, makapaniwala pa tayo kasi si Hitler ang nag-control ng Europe noong World War II. At ang Japanese ay dito lamang sila sa Asia Pacific. Kaya Asian gold lang ang nakuha ng mga Japanese doon sa mga mina ng tulad ng Cambodia, Sumatra, Indonesia, yung ganyan na mga lugar, China, Taiwan. Pero yung Switzerland, ang layo-layo niyan. Kaya kasi gumawa sila niyan kasi alam nila na si Marcos ay naglagay ng gold bars sa Swiss bank. Kaya nilagyan nila ng tatak na Swiss. Pero yung nilagay naman ni Marcos doon sa Swiss bank, may marka yun ng Philippine gold bars na code. Hindi Swiss ang nilagay doon. Nang tinunaw nila Marcos yun, ay nilagyan ng serial number at Central Bank yata natatak na gold bars. Kasi si President Marcos ang nagtayo ng Central Bank na yan para iment or tutunawin yung mga Yamashita gold bars at dalhin doon sa Swiss bank. Sa Switzerland, ang napakarami noon, meron yatang 30 tons doon sa Swiss bank. Pero hindi Swiss ang tatak noon, kaya ito kaagad ay ang ganyang mga gold bars ay hindi yung kapaniwala. Ito naman, maniwala na sana tayo dito, pero tingnan nyo itong kanyang side. Perfect lang siya na eskwalado. Dapat kasi nakaganyan. Kaya kung gumawa kayo uli ng mga ganyan, i-slant nyo naman ng mabuti para hindi mahalata. Okay? So, okay, ganyan. Dapat ganyan ang itsura. At hindi straight. Para kasing bricks. Inulma na simento and then pininturahan ng pilox para magmukhang gold. Pero kung kiskisin mo yan,
lalabas dyan ay clay or cemento. At yung mga tingga dyan ay nasa dalawa lang or tatlo ang tingga, at yun ang titimbangin para lalabas na 15 kilograms or 25 kilograms kasi mabigat ang tingga. Pero itong nasa baba, ito ay mga gawa na lamang yan sa simento. Ang iba dyan ay kahoy na lang na pinutul-putul. May nakita ko doon sa kuweba, yung vlog ko na sa Platinum Island, ay naiwan ba doon yung putol-putol na mga dos por dos na pininturahan, at sa tagal ng panahon umitim na yung mga putol-putol na kahoy doon na ginawa nilang kunwari gold bars doon na nakapile-pile inside the cave, at iniwan nila doon at umitim na siya, natanggal na yung pintura. Kaya kung hindi man tayo magkakuha ng totoong Yamashita gold bars, huwag na lang tayong gumawa ng piki kasi mas lalong mawala ang dignidad natin as a treasure hunters. At huwag na lang tayong magbaon ng mga gold bars na tayo lang ang nagbaon at din atin muli huhukain para sabihin na nakakuha tayo, kasi dignidad mo lang din ang masisira niyan, mga katiets. Kaya be true to ourselves. Okay, at ito, straight na straight ang angulo, dapat nagaganyan yan. Ganyan ang itsura niyan. At hindi ganong mahaba ang gold bars. Okay, papakita ko sa inyo ang proportion, mga katiets, ng standard na gold bars kung paano yung ginawa. Meron kasi yung proportion sa kanyang height, sa kanyang length, at sa kanyang width. Okay, sandali lang. Okay, ito yun, mga katiets. So, ito ang side view, kung nakita nyo, nakaslant yan. At ang baba nito, itong portion dito sa baba, ay mas mahaba yan kaysa dito sa itaas. Okay, kaya ang gawin dyan para makuha ang eksaktong haba ay i-add daw itong haba ng L1. Ang L1 ay itong sa baba, L2 ay itong sa ibabaw. Okay, at i-add yan dalawa. Sabihin natin na ang L1 itong sa baba ay, sabihin natin ang L1 ay 6 inches. At ang L2 ay 5 yung sa ibabaw. Ito, 5 lang ang haba nito hanggang dito. Kaya ang lalabas dyan ay 6 plus 5 equals 11. So add lang yan, 2, 11, and then i-divide by 2. Okay, divide by 2, ang lalabas dyan ay 5 plus. So dapat ang haba ng gold bar ay 5 mahigit inches. Okay, kung inches yan. Ngayon, dito naman sa pagkuha ng haba dito sa width, sa kanyang likuran, sa puwitan, ganun din ang width 2 or W2 ay itong baba niya, at ang itaas ang width 1. So sabihin natin na 3 inches yung baba, ang W2, ang W1, itong ibabaw yan, sabihin natin ay 2 inches. So ang lalabas pag i-add yan ay 5 divide 2 is 2 something. Kaya ang lalabas na dimension dyan ay 5 ang haba by 2 plus 5 plus dito. Ganyan ang kanyang haba ng bareta. Nakaproportion kasi yan sa kanyang height ito at kanyang haba. Pero yan ay pangalawang proseso na ito nang i-refine na masyadong pakintabin na yan sa pangalawang proseso. Yan na mga sukat ang gagawin nila. I-cut muli nila yung rough gold. Ika-cut yun. At yung mga sobra-sobra doon na piraso ay tutunawin muli at gawing gold bars. Kaya walang masasayang. Ngayon meron akong papakita sa inyo
Oh, mga katiyets, by carats ito. Ito ang mga carats ng ginto ng gold bars. Ang 24 carats gold ay meron siyang marka. Ito yung 0.99 or 999, which is 0.1 lamang ang impurities. Ngayon kung 23 carats ang gold bars mo, ang dapat ilagay mo na kanyang finest doon sa gold bar, yung ilalagay mo na 0.999 ay hindi 99 kundi 957 na lang, kasi binabawasan siya every ito. Ito yung kanyang table. Ang 22 carats ay 0.916, kaya hindi lahat ng gold bars ay 0.999 finest ang nakalagay sa gold bar. Kung 21 carats, yan ay 0.874, 20, so on. At ang pinakamababa na carats na gold bars ay 0.624, kung 15 carats lang. Kung Singapore yan, yan ay 16 or 18. Hindi pala, ang Japanese ang 18, Singapore yan ang 16. Kaya 0.666 ang Singaporean. Dapat ang marka sa gold bars. At hindi lahat ng gold bars ay may marka na 0.9999. Yun lang ay sa 24 carats gold. Okay mga katiyets, so sana meron akong naibahagi sa inyo na kunting kaalaman sa gold bars para hindi tayo mabudol-budol. Kasi kung makahawak na tayo ng parang totoong ginto, ay ang ating utak masarado na. And then gagawin mo na yung ididikta sa iyo ng mga budol-budol. Kaya ako gumagawa ng video na ito para malaman nyo ang totoo, ang myth at ang fiction at ang reality. Okay, ako'y magpaalam na, The Golden Boy. Ito si Surigao San for my father's channel, The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Paalam.